panalig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway laging sumain niyong lahat. At sumain niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maganda umaga din po, Father Dondon. Araw po ng Biyernes, sa ika-apat na linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. Isama po natin ang ating mga natatanging kahilingan sa banal na misang ito. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong kami mapalaya at masagip. Dinggin ang aming nagmamakaawang tinig at gawin mo kaming iniligtas ng dugong dumanak sa mahal mong anak ay makapamuhay sa iyong pamamagitan at makasapit sa iyong ligayang matiwasay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nang dumating si Pablo sa Antioquia ng Pisidia, siya ay pumasok sa sinagoga at sinabi, "Mga kapatid kong mula sa lahi ni Abraham at mga taong may takot sa Diyos, tayo ang pinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan. Hindi kinikilala ng mga naninirahan sa Jerusalem at ng kanilang mga pinuno na si Kristo ang tagapagligtas. Hindi rin nila inunawa ang mga hula ng mga propeta na binabasa tuwing araw ng pamamahinga. Ngunit sila na rin ang nagsakatuparan ng hulang iyon, nang hatulan nila ng kamatayan sa Jesus. Bagamat wala silang sapat na katibayan para siya'y hatulan ng kamatayan, hiniling pa rin nila kay Pilato na siya'y ipapatay. At nang matupad na nila ang lahat ng nasusulat tungkol sa kanya, ibinaba nila ito sa krus at inilibing. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos, at sa loob ng maraming araw ay napakita sa mga sumama sa kanya nang siya'y
pumunta sa Jerusalem mula sa Galilea. Ngayon, sila'y mga saksi niya sa mga Israelita. At narito kami upang ipahayag sa inyo ang mabuting balita. Ito ang pangako ng Diyos sa ating mga ninuno na kanyang tinupad sa atin nang hindi na muni niliang bubuhayin si Jesus. Ito ang nasusulat sa ikalawang awit. Ikaw ang aking anak. Ako ang iyong ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Anak ng Diyos kailanman, sa simula pa sumilang. Anak ng Diyos kailanman, sa simula pa sumilang. Tungkol sa akin ay sinabi ng Poong Diyos, sa bundok kong mahal, sa tutok-tok ng Siyon, aking iniluklok ang Haring Marangal. Ganito ang sabi ng lingkod ng Poon na Hari sa Siyon, aking ihahayag ang ipinag-utos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal at magmula ngayon, ako namang ito ang giliw mong ama sa habang panahon. Anak ng Diyos kailanman, sa simula pa sumilang. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko. Anumang narito sa buong daigdig ay magiging iyo. Pamamahalaan mo ng kamay na bakal ang lahat ng ito. Tulad ng palayok, durugin mo sila sa mga kamay mo. Anak ng Diyos kailanman, sa simula pa sumilang. Kayong mga hari at tagapamuno sa lahat ng bansa, mag-ingat kayo at magpahabuti sa pamamahala. Ang Panginoong Diyos, inyong paglingkurat, katakutang lubha. Anak ng Diyos kailanman, sa simula pa sumilang. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay. At sumain niyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo at paruroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naruroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaruroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Maligayang pagdating sa pambansang Dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Tatlong bagay ang nais ko pong pagnilayan nating sama-sama sa ating ebanghelyong napakinggan sa araw na ito. Una, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Ang ating ebanghelyo ngayon, normally, ay atin pong naririnig pag ang misa ay patungkol sa patay, mga funeral masses. Ano? Kaya, ang unang pagninilayan natin, yung nakakagaan ng loob sa taong nagdadalamhati, sa taong naghihinagpis sa pagpanaw ng kanyang mahal sa buhay. Kaya nga, ang pauna ng ating Panginoon, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos. Tunay na pag ang tao ay nananalig sa Diyos, walang kabalisahan, walang pagkatakot, walang pangamba, dahil Diyos ang kanyang pinananaligan. Sabi nga po ng isang manunulat, kung nakaangkla at kaugnay tayo sa Diyos, hindi tayo matatakot, hindi tayo mababalisa, at hindi tayo mangangamba. Dahil Diyos yon na siyang may control ng lahat ng bagay. Kaya itong sinasabi ng ating Panginoon bilang pagbibigay kaluwagan ng loob sa mga taong nagdadalamhati, naghihinagpis, ito'y pagbibigay ng assurance na kailangan nating kumapit sa Diyos na siyang pinaguhugutan ng ating lakas, ng lahat sa atin, na siya lamang ang makapagbibigay. Ikalawa, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo at paruroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Literal, mansyon ang sinasabi ng ating Panginoon. At sabi po ng mga komentarista, mga iskolar ng Biblia, talaga namang ipinaghanda ito sa atin simula noong tayo ay binyagan. Natatanggap natin ito noong tayo'y maging mga anak ng Diyos through adoption noong tayo ay binyagan. Kaya nga nakahanda na ang silid na ating tutunguhan pagdating ng panahon. Subalit, sabi din po ng mga komentarista ng banal na kasulatan, pwede rin po ito nangangahulugan na hindi ito literal na mansyon o tahanan ng Diyos, kung hindi nangangahulugan ito sa puso ng ating Ama na kayang-kaya niyang sakupin ang sangkatauhan dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Kaya nga, kung atin po itong ikukonek doon sa kanyang sinabi sa account ni Juan din po, sa chapter 3, verse 16, ano ang sinabi doon? Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak. Sino man ang sumampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ito ang tinutukoy ng komentarista na yun, na nangangahulugan po ito ng puso ng ating Ama, pag-ibig ng Diyos sa atin, nasasakupin ang lahat, kahit bilyon pang tao, dahil ganun ang pag-ibig, kalalim ng pangunawa at pagmamahal sa atin ng ating Ama. Wala siyang iitsapwera, wala siyang pahihindian, lahat ay tatanggapin sa kanyang puso, na kung saan ito ang inilaan para sa ating lahat. Ang ikatatlo, ang pagsasabi ng ating Panginoon, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Marahil ay itatanong natin,
Bakit kinakailangan o ginugusto ng ating Panginoon na tayo'y makarating sa Kanyang Ama? Dahil galing siya doon, ilang ulit niyang sinabi sa ating mga ebanghelyo sa nakaraang araw na ang Ama at ako ay iisa. Naranasan ni Jesus ang walang hanggang pag-ibig. Naranasan ni Jesus ang walang hanggang pag-iral ng Kanyang Ama kasama niya. Ang hindi matatawaran na kaligayahan, ang hindi matatawaran na pag-ibig ng Ama, ang hindi matatawaran na kasaganaan na nararanasan ng ating Panginoon. Kaya nga, nilalayon ng ating Panginoon na madala tayo sa langit na tahanan na Kanyang naranasan. Sabi nga po ng isang nagpatutuo na isang katikista, sabi niya'y, minsan nakarating siya sa napakagandang lugar na kanyang pinagbakasyonan. Ang sabi niya'y, mas maligaya ako at mas mararamdaman ko yung tunay na kasayahan kung maisasama ko dito ang aking mga minamahal sa buhay. Ano? Ang sabi niya'y, sa kanyang testimonya, iba kasi yung pakiramdam kung doon sa kaligayahan na iyong kasayahan na iyon, hindi mo solo na nararamdaman kung hindi kasama mo ang mga mahal mo sa buhay. At yun ang sinasabi ng ating Panginoon. Kaya nga'y ninanais niyang ang bawat isa sa atin ay makarating sa langit na tahanan. Maranasan, maramdaman kung ano ang kasaganaan, ang tunay na kaligayahan na tatamasahin ng bawat isa sa mansyon ng kanyang Ama. Sa tatlong bagay na ito na nakuha po natin dito sa ating Ebanghelyo, iisa lamang po ang pinupunto ng ating Panginoon sa ating pagninilay ngayon, na naway pagsumikapan natin na tunay na marating natin ang tahanan ng Diyos. Ito'y sa pamamagitan ng ating pagsusumikap. Ano? At huwag niyo pong imi-misunderstood kung ano yung sinasabi dito na nakahanda na ang silid na ito. Nasasabihin natin, pwede na pala tayong hindi magbago. Pwede na pala tayong hindi magsumikap na gumawa ng kabutihan. Pwede na pala tayong maging pariwarang anak dahil nakahanda na eh. Kung papaanong ang ating mga biological father, pag tayo ay nagkakamali at nagkakasala, ay nangangailangan ng disciplinary action, ganun din ang Diyos. Ano? Ayaw niyang mapariwara ang kanyang mga anak. Ayaw niyang nakikitang nagkakasala ang kanyang mga anak. Kaya patuloy ang kanyang paanyaya sa atin, makinig naman kayo sa akin. Sumunod naman kayo sa akin, kagaya ng isang biological father na humihingi sa atin ng pagdinig sa kanyang tinig, pagsunod sa kung ano ang ninanais niya, nang sa ganon, marating natin ang buhay na walang hanggan na kanyang iniaalay sa bawat isa sa atin ngayon. Nawa sa pagpapatuloy ng ating banal na Eukaristiya, hilingin po natin sa mahal na ina, kay Padre Pio, na tuwangan tayo, na tayo'y magpakabuti, nang sa ganun, marating natin ang buhay na walang hanggan na ninanais ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ito din ay tumahimik na ang buwan ay tumindik bilang hukom natin. Alleluia.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo ay naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan, pinagpalang na parito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitay, sarili ay inihay, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang
kapatid. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na espuso, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal, si Santo Padre Pio na namuhay sa daigdig na ito ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nagagagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalamit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamit ang kaharian sa lahat ng masama, pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumaiin yung lahat. At sumaiin nyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong inaanyayahan sa kanyang banal na salu-salo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
sinda, siya'y kasama ko. Ang hawak niyang tungkol, ang siyang gabay ko. Tangan niyang pamalot, sinilat ang gulan ko. Ang isa sa gawa pong second collection ay para po sa patuloy na pagpapaulad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit ng mga pari ng Arsidiosis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Ang Panginoon ang aking pastor, pinagiginhawa ko, lubos. Huwag nang imlayan sa liwang pasulan, ang pahingan ko'y payapang batisan, hatid sa kaluluwa ay kaginhawan sa tumpak na landas siyang patnubay. Ang Panginoon ang aking pastor, pinagiginhawa ko, magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay mapakinabangan sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrel, China, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan. Bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa,
sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa Pambansan Dambana. Kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang paglakap ng impormasyon na makatutulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ang mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa iyong sambayanan na nasa iyong harapan ngayon, kasama ang kanilang mga gamit sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Luubin mong tularan namin ang iyong kabanalan at ang mga aral at kabanalan ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain po kayong lahat ng mga pangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Naihain na po ang banal na misa. Humayo kayong mapayapa. Salamat, salamat sa Diyos. Diyos. Alleluia, narito na ang araw na dulot ng Diyos. Nabuhay na si Kristo, matinari at manunulat.